Ano ba ang structural grouts? Saan ba ginagamit ang structural grouts? At ano ba ang mga tamang qualities ng isang magandang structural grouts? Yan ang matututunan natin sa segment na ito. So bago natin pag-usapan ng structural grouts, alamin muna natin ano bang ibig sabihin ng grout. So basically, pag sinabi mong grout, alam ko yung una nyo naalala eh. Una nyo naalala is tile grout, tama? So tama rin naman yon. Pero under sa construction industry kasi, medyo malawak ang ibig sabihin ng grout. Hindi lang siya pang tile grout. So ano ba muna ang definition ng grouts para mas lalo natin maintindihan? So basically, a grout is a dense fluid that is used to fill in gaps or gamitin siyang to strengthen yung mga existing structures. Possible, ang tanong nyo sa akin ngayon, ay ano ba ang difference ng grout sa mortar, sa concrete, at sa cement? Ayan, doon muna tayo ha, para hindi tayo muna lahat malito sa mga terminologies. So, basically, yung cement muna. Cement, familiar naman tayo lahat. It acts as a binder na medyo may kataasan na strength. Ayan. So, ano naman ang concrete? So basically, a concrete naman is may kasamang semento na hinaluan ng aggregates up to 12 mm and may hinahalong additive or admixture. Yan naman ang concrete. So minsan, baka sa job site mix mo, hindi ka gagamit ng admixture or ng additive, pwede rin naman yon. Pero normally, sa mga RMC or ready-mix concrete, gumagamit sila ng admixture for your concrete. Ayan. Ano naman definition ng mortar? Kasi medyo narinig mo rin yung mortar, no? Kasi na-interchange natin, no? So, ang mortar naman ay basically ay gawa sa cement and then hinaluan mo siya ng aggregates up to 4 mm and then mayroon siyang additive na kasama. Ayan. So, ano ba yung mga mortars? Skim coat ay isang mortar. Ang isang tile adhesive ay isang mortar. So, ano ba naman ang grouts? Compare na lang natin siya sa mortar para mas ma-appreciate natin. So, it's very low viscous. Para lang siyang tubig na very flowable, no? So unlike sa mga mortar na sa more on high viscous siya compared sa mga grouts. Ayan. So medyo naintindihan nyo ba? Kung hindi pa, mas lalo nyo maintindihan as we go along. Para mas maintindihan natin, i-segmentize natin ang iba't ibang klaseng grout in terms of structural grouts and non-structural grouts. For non-structural grouts muna, kasi alam ko, very familiar kayo. Sa non-structural grouts, mostly common are the cementitious grout. Under cementitious grout, may tile grout. Ayan. Meron din kasing mga grouts na resin grout eh, na ginagamit for non-structural application, like yung mga epoxy na tile grout. And let's talk about naman sa structural grouts. Under sa structural grouts, medyo mas maraming klase. Alright, so isa-isay natin ha. So may isang cementitious grout, number one. So under cementitious grout ay pwede mong example ay yung solid cure or non-shake grout for Buildrite. Meron din pang post-tensioning ng mga girders. So gumagamit sila ng cementitious cable grout or para sa mga pag-embed ng rebars sa mga precast panel, ginagamit din ang cementitious cable grout. Ayan, mga example. So ano pa meron? Meron din chemical grout, meron din bentonite grout, meron din bituminous grout, and lastly, meron ding resin grout. Under sa resin grout, merong Epo Grout 40 under kay Buildrite, which is the epoxy grout. So, ginagamit din siya sa machine bedding, sa mga genset, ayan, or sa mga silos, ginagamit siya dyan. Under sa structural grouts, as per ASTM standards, there are two types of structural grouts. There is the G1 grout and there is the G2 grout. Basically, ang G1 grout ay ginagamit sa mga non-vibrating structures, such as mga towers or mga steel structures. So, in 28 days, dapat meron na rin siyang strength of 40 newtons per square millimeter or nasa around 5,800 to 6,000 PSI yung strength. Under naman sa G2 grouts, ginagamit ito para sa mga vibrating structures. Okay, so such as compressors, mga machines or mga silos na may vibrating parts. Okay, so ano naman ang strength na required ng ASTM? It should have a strength of around 60 newtons per square millimeter or nasa around 8,700 PSI to 9,000 PSI of compressive strength in 28 days.
pag-usapan naman natin ang dalawang common materials na ginagamit for structural grouting sa Philippines. Alright? So, una is yung cementitious grouts. Alright? So, sa cementitious grouts, probably ang unang tanong mo sa amin ay, pwede bang gumamit ng semento na lang at saka sand? So, ang sagit po namin dito ay, una, hindi po pwede. Bakit hindi pwede ang sand-cement mix? Kasi, number one, hindi siya maganda ang compressive strength. And then, hindi rin maganda yung leveling. So, kung hindi maganda leveling niya, hindi siya, it cannot act as a liquid shim between the base plate and the foundation. And at the same time, ay nagsishrink siya. Kung nagsishrink siya, then, you just can imagine, saan nakapahinga yung base plate mo? Hindi nakapahinga siya sa bolt mo, right? Kasi magsishrink siya. So, it's not recommended. So, that's why most of the foundations ay nag-iiwan tayo ng around 10mm to 50mm depende sa design ng structural engineer natin para bago busan ng structural or non-shrink grout. So, ano nga ba ang tamang product na gagamitin para sa structural grout? So, ang tamang product na gagamitin ay yung non-shrink grout or tawag din ay expanding grout. Under sa Buildrite, ang tawag dito ay solid cure. So, solid cure is a G1 grout. So, sa G1 grout, sabi ko nga sa inyo kanina, it should have a minimum of 5,700 PSI compressive strength in 28 days. But under sa Buildrite, it has 8,000 PSI to 9,000 PSI of compressive strength in 28 days. Ayan. Bakit ba tinatawag ang solid cure or non-shrink grout as an expandable grout? So, para mas maintindihan natin, ha, ang mga sand, cement, and water, dahil since there's water, pag nag-evaporate, nagkakaroon ng shrinkage, no? So, but in this type of chemical composition, tinawag siyang expanding grout because nagkakaroon ng chemical reaction doon na where it tries to expand the grout, no? So, kaya siya tinatawag ng expanding grout. So, basically, hindi naman siya talaga nagsishrink, pinapa-expand lang ng chemical composition yun, kaya tinatawag siyang expanding grout. Ayan, ha, para mas medyo naintindihan natin kung bakit internationally, it's also called expanding grout. Alright. So, ano ba ang magandang characteristic aside from the compressive strength? So, maganda yung leveling properties niya, maganda yung flowability niya. It also has a high early strength and it has good impermeability, meaning hindi basta-basta makakapasok ang tubig. And at the same time, it's also chloride-free. So, makakatulong siya sa pag-protect ng rust sa mga bolts mo or mga rebars mo. Ayan. Another thing na kailangan nyo malaman dito ay hindi nyo na kailangan gumamit ng bonding agent when using solid cure dahil maganda na ang adhesion strength ng solid cure. Ayan. Saan ba ginagamit ang solid cure non-shrink grout? So, typically ginagamit siya as structural foundation para sa mga in-between base plate at saka ng foundation. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kapag hindi mo gagamitan ng non-shrink grout yan, pag ginamita mo ng concrete, pouring at hindi ka naggumamit ng non-shrink grout, ang tendency nito ng concrete mo ay mag-shrink. And then, kung nagka-shrink yan, and then nagkaroon ng gap, yung base plate at saka yung buong load ninyo sa column will be resting on the bolt. It will not be resting on the foundation. So, kaya importante na after mo concrete pouring, mag-iwan ka muna ng spaces na sa around 10 to 50 mm, again, depende sa structural engineer mo, bago mabuhusan ng non-shrink grout para hindi siya magkaroon ng gap kasi it's non-shrink nga eh, di ba? So, yung base plate mo, yung column mo, will be resting evenly doon sa foundation na dinesign ng structural engineer ninyo. Alright. Ayan ha, medyo malinaw. So, saan pa ba siya pwedeng gamitin? Pwede rin siyang gamitin sa pag-repair ng mga honeycomb or ng mga voids sa during concrete pouring ng column or ng beam, di ba? So, pwede kang gumamit ng head box or pwede kang gumamit ng grout pump pag-repair ng mga columns at saka ng beam na mayroong mga voids or ng mga honeycomb para mapump natin papunta sa column or sa beam. Well, syempre sa beam, mahirap gumamit ng head box. Of course, you can use the grout pump naman to pump para maging buo yung structure ng beam mo, no? Dahil hindi maganda yung flowability ng RMC mo. Ang recommendation namin, pag application mo ng solid cure for your structural foundation, for in between 10 to 50 mm, you can apply it as it is. Just add water and then pour it so it's flowable, it will self-level. Ayan. So, gagawa ka lang ng forma
and then ibuhos mo na yung solid cure. However, if more than 50 mm naman ang dinesign ni structural engineer, you will need to add aggregates of 3/8 yung size. Bakit? Kasi kung more than 50 mm, mas malaki yung volume na kailangan mong gamitin sa non-shake grout. So, ang non-shake grout ay nagkakaroon ng heat of hydration. Ayan. So, ang heat of hydration is a chemical reaction dahil medyo marami yung volume, nagkakaroon ng init during chemical reaction, and yung tendency nito, when it cures, dahil mabilis nga siyang tumayo, mag-straighten, mag-cure, then ang tendency niya magkaroon ng crack. So, yun ang iniiwasan natin. And then, kung nagkaroon niya ng crack, babasagin natin sila ulit and uulitin natin. Ayan. So, kaya recommend natin, anything more than 50 mm, gumamit kayo ng 3/8 na aggregate. So, ano yung ratio? Yung ratio is at least half ng 25 kg. So, that would be around 10 to 12 kilos per bag ng solid cure. Meron pa akong gustong ibigyan kayo ng tip, no? So, pag nandoon naman kayo sa isang job site na medyo mainit during probably lunchtime or patirik yung araw, napakainit, nasa around 35 degrees to 40 degrees at mainit. So, mainit din yung foundation, mainit din yung base plate. So, we would recommend that yung water na imimix natin sa solid cure ay yung medyo malamig. So, I would recommend na maghalo kayo, maglagay kayo ng ice. Huwag naman yung ambient temperature lang. Mas malamig lang. Ayan. So, para ma-prevent din yung tendency ng sudden curing na mag-crack yung non-shrink grout natin. Ayan ha, hopefully medyo nakakuha kayo ng konting tips sa amin when applying different thickness ng application and depende sa temperatures na pinag-a-applyan natin. Pag-usapan naman natin yung structural grouting using a resin-based grout. So, under sa resin-based grout for Buildrite is EpoGrout 40. So, ginagamit ito normally sa mga vibrating parts. So, this is a G2 rated na grout. So, ginagamit ito normally sa mga compressors, sa mga silos, sa mga machines na may movement. Ayan. So, it has a compressive strength of around 10,000 to 12,000 PSI. That is beyond the requirement of ASTM 60 newtons per square millimeter. Para mas maintindihan nyo yung paggamit ng EpoGrout 40, I invite you to watch under sa magtanong para sigurado na YouTube channel namin, episode number 4. Please try to watch that video para mas maintindihan nyo ang application procedures ng EpoGrout 40. Bago ko ipakita sa inyo yung video kung paano gamitin ng solid cure sa structural foundation and repair ng column and beam, ay meron kaming ginawang test, no, to show you na non-shrink grout siya talaga, na comparing it to a sand cement mix versus solid cure, para makita ninyo yung difference ng dalawa. So, panoorin natin to. So, I'm sure marami nang gustong panoodin kung paano application ng solid cure para sa structural foundation at saka pag-repair ng column at saka ng beam. So, ito yung ginawa namin video. Panoorin nyo. We'll be right back.
Ayan, so meron kayong bago natutunan ngayon ha, kung ano ba ang grout, ano ba ang structural grouts, ano ba yung mga iba't ibang uri ng grouts, at saan ba siya ginagamit. So I hope this video can help you prevent yung structural problems ninyo or makatulong siya on how to repair some of your structural problems. Pag meron kayong mga tanong, feel free to give us your comments, your suggestions sa Facebook page namin, sa Messenger namin, or sa YouTube channel namin. So again, this is Derek Tan, magtanong para sigurado!